Okay, good morning at umaga dito sa amin ngayon mga boss. Welcome back. At ito, tinitingnan ko tong pangalawang amplifier na kasama doon sa Taga Laguna. Yan, tingnan natin ang malapitan. Ito ay isang Concert 602. Ang problema niya mga boss, marami na ako napansin dito na kalawang. Ayan, may mga kalawang na pati dito, ayan. So bago ko to gawin, kakausapin ko siguro muna yung may-ari, baka mamaya mag-over budget tayo dito. So sabihin muna natin na medyo marami ng kalawang at baka hindi natin umabot tayo sa unexpected na na budget o sumobra o wala naman nilagay na wala pa namang pinag-uusapan dito na budget, pero ang plano ko kasi dito, ang plano ko mga boss, papalitan ko din lahat ng pihitan, potentiometer, tapos itong dalawang selector kasi makalawang na, papalitan ko din ng bago yan, pati itong kapasitor na dalawa, hindi na pantay mga boss, so kung titingnan nyo, hindi na siya pantay, so may problema na siya. Plus pa yung mga yung mga puro kalawang na pyesa. Alam ko mura lang naman ata yung ganitong 602. Hindi ko lang alam, baka mamaya ginawa natin tapos ang magiging cost o gastos ay kasing halaga na ng bago, baka umatas yung mayari at sayang yung natin. Sayang yung effort natin at pagod natin dito. So kausapin ko muna kung i-go, sasabihin ko dadagdag din tayo ng konti dito sa labor kasi hindi to matatapos ng isang araw lang o dalawang araw, patatlong araw ata to. Syempre pag mga ganitong kinalawang, huhugasan mo yan, isang araw din na ibibilad yun, plus magkakabit tayo ng mga panibagong pyesa. Sana pumayag si kuya. Antayin ko na lang yung reply, tinex ko na siya, antayin ko na lang yung reply. Diyan kasi marami ako napansin diyan sa ilalim na kinalawang ngayon, mapapansin yun. Isa-isay natin. So, alam nyo naman yung mga last video natin, may mga ginawa tayo na nalogi tayo kasi sa dami ng pinalitan tapos nagsobra sa budget. Hindi naman natin yun na hindi naman tayo dinagdaga ng customer doon kahit pinaliwanag natin na masyadong lugi tayo. Hindi tayo nadagdagan doon kasi ang usapan. Kaya simula ngayon, siyempre kakausapin muna natin. Okay mga boss, balikan ko kayo. Thank you.
Ayan mga boss, matindi. Ah, ito nilagyan ng langis. Tapos puro kalawang yung ano, papalitan natin yan. Talagang maano na. Tapos yung bowl, yung bagong kabit, pero duda ako dyan. Palitan na lang natin. Ayan. Nasira na yung ano, PCB. Ayosin na lang natin ito. Nagkadatoklap no. Dito naman sa baba. Ayan, tingnan natin ha. Ayan. Ayun, puro kalawang na din. Ayan o. Oh. Ayan, yan. Marami-rami tayong papalitan dyan. Hanggang doon. So, tatanggalin natin lahat ng ano, connection yan. Tapos po ano, potentiometer. Dito naman sa, ano, sa input. Tingnan nga natin. So, kunti lang ang kalawang dito. Try nating linisan para makita natin yung pinaka-problema. Dito naman, ayan, yung diode. Ayan, papalitan natin yan. Mga 27 volts. Try natin magpalit yan. Ayan, no? Yung mga kinalawang. So, malalaman dito yung problema pag, ano, dalawang kapasitor, mapapalit na tayo nitong dalawa. Tingnan natin kung, ano, papalitan na natin yan. So, saglit lang mga boss. Okay, mga boss, so, kinalas din natin pati yung mga power transistor niya kasi napansin ko nagsituklapan na yung board. Ayan o, oh, mapapansin nyo. Hindi na maganda yung hinang at may mga kalawang na rin kasi meron yung screw dito. Hindi ata na ibalik nung nagkalas yung screw. May mga screw yan dito. Wala na nga eh. Nung ano, nung kinalas ko, wala na. Kaya nangyari, natuklap yung ibang ano. Ayan o. Oh. May mga tuklap-tuklap na yun. May mga damage na. Pati dito, ayan, nakadamage na. Tapos yung capacitor, ganun din, no? Natuklap din yung paghihinangan niya, kaya nasira. So, balik tayo mga boss. Matindi nga ito. May customer kasi nagdala ng kapagawa. Bali, yun nga, mangyari dito, mag-iisa-isa tayo dito ng mga pyesa. Ngayon, ayan, ayusin natin yung mga hinang. Yung pinakamaganda na lang na posible. Kasi natuklap na rin yung ano, may mga tamper na lilinisin natin ang locker tenor yan. Pero lalabhan natin to bukas na kasi hapon na rin. Mga jumper, kinalawang. Dito sana ano, kunti lang. Ayan, jumper, balitan natin yan. Resistor siguro. Dito naman, natanggal na natin yung mga potentiometer. So yun lang mga boss, update ko lang kayo. So, sa mga nagtatanong mga boss, ito pala yung ano, yung paglinis ko sa mga nagtatanong diyan. Ayan, binabad ko muna to sa ano, sa tubig na may sabon, ayan. Tapos hugasan natin 'yan. Tabas natin 'yan mamaya. Tapos itong ano, kaha, sasabay ko na rin 'yan pag linis kasi madumi na. So, lagay natin diyan, dito sa taas. Thank you.
nga boss, nakabilad ngayon yung board natin. Ay, may pusa, baka ihiyan. Baka ihiyan ng pusa. Ulit tayo nito. Ayan, nakabilad na mga boss. Ito pa yung ano. Ito yung board nyo. So, ayusin pa natin yan. Papatuloyin lang natin yung tubig. Medyo kumulimlim ngayon eh. Sa mga nagtatanong ng shop ko, ayan po, Farmers One. Yan, yan po yung mga landmark, titingnan nyo na lang. Tapos andito po yung shop. Yan. So ito yung pinaka-pantisting ko dito. Bali, meron akong subwoofer na Sony. Yan. Sony, itong dati pa ito, na-review ko. Ito na lang natira kasi na-dispatch ako na yung iba. Tapos yung pantisting natin nasa labas muna habang may tinitisting tayo ng amplifier. Kaya lang, naka-off ngayon, gawa ng ano, baka makapirin. So ito po yung pinaka-shop. Ayan yung shop ko. Ito yung kalsada. May signboard naman doon, Farmers One na yan. So may katabing Andox. Yan, Imlowillier. Tapos itong Tom Goods Barbershop. Ito doon sa dulo. Itong kalsada na to, yung dulo ay ano, yung highway doon sa taas. JP Rizal. Dito naman, may tulay dyan sa amin. Papunta na doon sa, ano, sa Loyola. Ang tagos niyan, UP. UP, kung mga Quezon City kayo, pwede kayo dyan. Shortcut lang mga boss. So, UP yan. Tapos Katipunan Avenue. Okay mga boss. So, ito na. Natapos na nating ibilad. At kahit papano, wala na yung alikabok. At medyo malinis na. Yan. Yan, malinis na yung mga board niya. Uulitin na lang natin yung mga hinang niyan. Tapos, yung syempre, yung mga kinalawang dito. Yan o. Yan, ang dami natin papalitan dito, marami-rami din. Pero ang focus natin ay dito muna tayo sa mainboard. Yung capacitor pala, chiniko, okay naman, ibabalik natin yun at saka yung relay. Pero dito, isa-isay natin yan, yung mga resistor. Tapos itong senior diode, na-apply ng ano yan, pangpalit. Sa kabila, okay din. Yan mga boss, isa-isay na lang natin kasi may mga jumper din tayong papalitan dyan. Ayan o. Mga kinalawang na. Ayan pa. So update ko kayo mamaya. Pag ano, pag nasimula na natin ito, natapos natin. Okay mga boss, so tapos na tayo dito sa main board. Inisa-isa natin yan. Naibalik na natin yung relay at saka yung capacitor. Okay pa naman. Dito naman, maliliit kasi dati yung signal diode nito ito. Maliit lang yung dati niya. Ayan mga boss. May kalawang na. So ang available ko yung katulad sa ano, sa ibang ano, concert 5 auto na 27 volts na malaki. Kaya pinarias ko na lang lahat. Tapos nagpalit tayo dito ng resistor, isang 33k dito, 33k, 4.7, tapos 2.7k. Ano pa ba napalitan natin dito? Tapos ito, dalawang 4.7k. Tapos dito nagpalit din tayo, yan, 1k, 4.7k, 10 ohms. Tsaka 10 ohms din dito. Tapos yung iba, yung mga jumper na yan. Dyan. Dito pa ata. Yan. Nagpalit tayo dyan mga boss. Yan. Ngayon, nakalimutan kong testirin yung ano, yung amplifier section nya. O yung amplifier section, yung mga transistor nya. Pero tinest ko dito, wala namang shorted. Kaya mamaya magbabias tayo at saka mag-DC offset check tayo. So ito yung mga napalitan natin dito. Di naman karamihan pero okay na. Ang medyo challenging lang dito yung mga hinang kasi ang dami kong inayos na mga tuklap katulad nito sa capacitor. As in buong ano na talaga yung natuklap niya. Kaya ang ginawa ko dyan, nagwind ako ng wire tapos pinagapang ko dito sa hininang. Katulad nyo no, may wire yan na inikot ko tapos hininang ko din dyan. Ganon din dito sa ano, kiniskis ko yung mga ano yan. May mga nagtuklapan na kasi wala na siyang screw eh. Hindi na ibalik, kaya pag nagagalaw, naglalaro yung mga ano, kailangan na kailangan to mga boss. Hindi mo pwedeng wala kang ilalagay na ganyan, matutuklap lang yung mga transistor. At ayan, nagawa natin ng paraan, pero hindi na perfect talaga. Katulad nito, may mga tuklap na, nilinis ko na lang para makita, ayan, tika lang, masilaw yung ring light. Maayos lang natin ang bahagya yung mga hinang na walang mag-short o walang problema. So natagalan din ako dito sa mga natuklap na PCB. Pero tapos na tayo dito, doon na tayo ngayon sa harapan. So unahin natin tong tika lang. Unahin natin ata tong ano mga boss. Dito obligado tayo magpalit ng ano.
ng palitan na natin to kasi kalawang mangdadamay pa to eh. Palitan natin tong dalawa. Tapos yung mga resistor diyan kinalawang na rin yun eh. Ayun oh. Talagang may kalawang niya. Need tayo magpalit niyan lahat pati dito at isa-isahin ko na lang yan mga boss. Pati itong ano 4148 papalitan natin lahat yan pati ito. Dito naman double check ko yung dalawang 5.6K kung okay pa yung jumper papalitan na. So yun lang mga boss, tapos sunod natin yung baba. Yung baba yan. 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 Okay, update ko lang kayo pag napalitan na natin lahat yan. Yun lang. Kung may kakaibang ano, may kakaibang nakita ako na problema, idadagdag natin. Pero kung wala, tuloy-tuloy na tayo sa susunod na clip, baka mag-disting na tayo. Update tayo mga boss, bali natapos na natin to isa-isahin yung mga dapat palitan dito. Marami-rami tayo ditong napalitan ng mga resistor, pati doon, ito halos lahat dito. Kung mapapansin nyo, pinalitan ko na ng bago tong ano, kasi may kalawang na, baka mandamay pa dyan. Nagpalit tayo dyan, ito resistor, ito jumper, ito lahat bagong palit mga boss, yan bagong palit yan, tapos dito ganun din, bagong palit din yan, volume, nagpalit tayo yan. Dito naman sa ano, wala tayo napalitan dyan, okay pa naman yan sa input board. Dito naman marami-rami talaga yung iba dyan, isang hilira dito tapos dito banda, isang hilira. So ayan yung mga pinagpalitan natin na ano, nahulog na yung ibang. Medyo ano lang naman to mga boss eh. Kung babasihin nyo sa ano, sa pyesa, mura lang naman yung mga pyesa, yung mga resistor. Kaya lang ang problema dito, pag nag-repair kayo ng ganito, maraming kinalawang, hindi yung pyesa ang poproblema nyo, yung oras na kukonsumuhin sa pag-repair ng ganitong mga ano, amplifier na makalawang, talagang kakainin ng gusto yung oras nyo. To the point na baka abutin kayo na maghapon, siya lang yung ginagawa nyo. Kaya pag ganitong ano, ganitong mga makalawang, matrabaho talaga mga boss. Minsan inaabot ako dito ng dalawang araw, lalo na kung hinuhugasan ko. So pag maganda ang panahon, hugasan sa umaga, mga tanghali, alauna, tapos na sa mula ka na. Pag napatuyo mo ng mga tanghali, siguro maganda na yung ano. Pwede naman i-blower kung nagmamadali kayo. Kaya lang, mas gusto ko yung bilad sa araw kasi natutuyo talaga ng gusto. Pag ano, magsisimula na kayo magtanim, ayun, maghapon na yun. Pag hindi nyo matapos maghapon, hanggang gabi kung overtime kayo, hanggang bukas pa kung marami-rami ang kinalawang. Matrabaho kasi, isa-isa tatanggalin kabit mo. At nga pala yung mga ano nito na ano, nagka-tampered na rin yung mga ano, inayos na lang natin ng bahagya pero hindi talaga na perfect. Ito kasing ganitong mga ano, generic na amplifier, maninipis lang yung ano, yung copper niya, kaya pag nainitan mo mabilis tumuklap. Lalo na kung hindi rin maganda yung panghinang na gamit nyo, mabilis talaga siya matuklap. At kung ilang beses na siyang kinakalas kabit, isa din yung sa dahilan. At kung yung ano, yung gumagawa ay kumbaga bago pa lang sa ano, sa pag-repair, hindi pa kabisado yung paggamit ng panghinang, masusunog talaga yung ganito. So ayan mga boss, bali ang gagawin na lang natin dito ay ibalik ko to sa kaha, tapos mag-test tayo nun o actual na natin diretso, kasi mukhang okay naman yon. Hindi na siguro tayo magbabias doon. Try na lang natin i-salpak, tapos padaanin natin sa test bulb, saka natin i-troubleshoot. Pag gumana na yung relay, ibig sabihin good na siya. So asimbulin ko muna mga boss, at mga boss, bali ito na, nakabit na natin. Yun na nga, nakalimutan kong testirin isa-isa yung transistor, kaya lang sabi ko, okay lang kasi yung fuse buo naman eh, at kinik ko naman sa tester, wala namang shorted, kaya hinayaan ko na, hindi ko na kinalas ulit at testirin. Ngayon, inasimbol na natin pansamantala, nakaano pa, hindi pa yung nakapix. Titesting lang natin kung magkaka-power siya under yung blower, tsaka magsiswitch yung relay. Pag nag-switch yung relay, ibig sabihin malaki yung pag-asa na tutunog na to. Malaki yung porsyento na percentage o porsyento na tutunog na to. Ngayon, yun muna ang gagawin natin. Nakauna dun sa ano, nakauna pala. Nakauna. Try natin i-power on test bulb. Yan, umilaw saglit. Nag-switch na agad yung relay. Ang bilis ha. Bilisan natin. Ang bilis mag-switch ng relay.
Ayun, may delay naman ng konti. Okay. Try natin kabitan ng speaker, pero teka lang. Check pala muna natin DC out. Kung may ano. Teka lang sana kung magta-tap ng ano nito, ng grounding. Wala akong grounding dito. So saglit lang mga boss, ah, dito na lang sa ano. Dito na lang sa ano, sa speaker out. Check natin kung walang DC out. Lipat natin. Pasensya na, naka 1-hand tayo. Ganoon na lang. Yan. Yan. Kabilang kamay. Yun. So, tusukin natin yung speaker terminal. Yan. Tusukin natin to. Ayan, wala naman. Normal. Okay, normal naman. Good. Ngayon, kabit tayo ng speaker, tapos subukan natin kung tutunog na. Okay mga boss, so nagkabit tayo ng dalawang speaker. Yan yung dalawang speaker na yan. Ngayon, testing natin. O natin ulit dito sa test bulb. Ayun, wala nang ilaw. May power na. Ayan. Try nating volume-an. Balance. Balance muna natin. Nakagitna ba? Ay. O, gitna natin. Tapos yung ano. Gitna lang natin. So, okay na. Yun ang try nating volume man. Wala. Ayan, pangit ng tunog mga boss. Ayan o. Palitan natin ng ibang tunog. Ayan. Ayan, sama. Basag. Lagapak yung tunog mga boss, tayo nating ano, isang channel lang, subukan natin. Yun, parang punit na lata. Kabila naman, ilipat natin sa kabila. So masama, masama ang tunog mga boss. So try muna natin mag audio trace, baka may missing supply dito o may hindi tayo naikabit. Saglit lang. Prepare ko muna yung prepare ano. Yung audio tracer natin. Ayan. Try natin mag-inject na dito mismo sa pinaka-input. Tika, saan ba ito papunta? Input to. Dito tayo mag-inject sa ano. Sa papunta na to sa ano. May putol pa nga ito. Dinugtong na lang natin. Doon na sa ano. Dito tayo mag-inject sa ano. Sa pinaka-output. Try natin naka-off ba yung ano. Tingnan muna natin sa input kung okay yung tunog. Kabila. Kabila. So try natin dito sa pinaka-output. Dito palang basag na. So basag na, try natin yung papunta naman dito sa volume. Okay. Try naman natin itong output, yung output ng volume, yan. Yan. Tika lang dito. So malinis. Kabila. So malinis ang tunog. Ang ibig sabihin, pagpasok ng audio galing doon sa volume, dito na nagkakaroon ng ano, kasi ang output niya itong mismong papunta na sa amp, basag na. So dito tayo magto-troubleshoot. So saglit lang mga boss, kalasing ko yan at mukhang pariyoso ng isa, hindi natin nakakuha sa isang salpakan na boss. Bali yun na nga, na trace na natin, pinag-aralan ko ito yung pinakalas na ano, o op amp o operational amplifier IC para doon sa output ng tone control at saka yung sa mic sabay na yan. Papunta yan dito, tatawid na ang dalawang capacitor tapos resistor, papunta na dito. So ito na yung pinaka output ng board na to, papunta na doon sa ilalim. Ngayon susubukan natin mag inject dito kung kumusta ang tunog. Ayan, kabila.
So good siya. Pagtawid ng resistor, wala na. Ayan o. Wala nang audio mga boss, ayan, wala nang audio. Pag dito, tingnan natin yung resistor na yan. Pero kung titingnan natin yung circuit, yan, dadaan siya dito. Tapos may capacitor yan, dumaan sa dalawang transistor na to. Yan ang trabaho niyan sa mga ano, parang muting transistor yan, left and right. Tapos may kinalaman yan dito. Yan, kung titingnan nyo. So may kinalaman din tong op amp na to, yung ano na to, yung IC na to. Isa to sa mga features ng ganitong amplifier na may dagdag pa na op amp. Alamin natin kung sira yung IC na yan o kaya may missing supply. Ibig sabihin magpo-focus tayo dyan. So saglit lang mga boss. Tiningnan ko isa-isa to, inanalyze ko yung circuit. Itong resistor na to, ito yung papunta na dito kung titingnan nyo. Yan naman yung mga transistor nya. Wala namang kalawang. Ito lang ang napansin ko na LM324N. Yan. Ilagay ko na lang dyan sa ano yung data sheet nito para malaman nyo kung anong purpose nya. Yan, LM324. Wala nang ano, kagatol-gatol. Naghanap ako dito sa mga stocks ko. May nakuha naman ako. Yan. Pinalitan ko. Subukan natin kung ano mangyari. Kung magbabago na yan, oh. Yan lang naman ang ano dyan kasi yung mga transistor, wala pa tayong ginalaw dito na iba. Itong IC lang na to. So try nating i-on uli. Yan, tika lang. Simula tayo dito. Yan, so pagdating dito sa ano na to. Yan. Tapos pagtawi dito, di ba, wala na. Uy, gumana na mga boss. Ayan, gumana na. Ayan, oh. Ayos na, gumana. Gumana na mga boss na tsambahan natin. Buti meron tayong ano, may kalawang na rin kasi ito. Ayan, oh. Na tsambahan natin, napagana natin. Ngayon, try nating magkabit ng speaker. Babaan ko muna ito yung pinaka volume. Baka sumigaw naman. I-tap muna natin tong speaker. Yan. Sana malinis na ang tunog. Yan. Bago to sa ano. Sa, eh, hindi ko lang alam kung gano'ng nakahaba yung video na to. I-trim down ko na lang siguro. Sa mga nagre-reklamo na mahaba ang video ko, pasensya na. Mahirap din kasi mag-vlog kung sa totoo lang. Puro cut nang inaabot niyan. Ultimo paghinang hindi ko na pinapakita para umiksi lang. Kaya lang, umahaba talaga minsan. Yun. Ayan, ayos na mga boss. Okay. Fix it. Okay. Okay na. Ayan, ito yung ano, bus motor. Listing na lang natin isa-isa dito. Okay na siguro to mga boss. Yung mic na lang, ititesting ko lang kung okay na. Hindi ko na kasi nakakalas pa. Mahirap magtesting habang hawak ko yung camera. At yung ano, okay na. Ipihit natin. Yun, sa taas. Ipihitin natin. Okay na. So, ayos na mga boss. Bali, finalize ko na lang to. Then, ano ba gagawin natin? Lagyan ko pa pala to ng grounding yung mga ano at saka yung dito. Finalize na lang tapos mamaya final testing tayo. Kung testing ko na lang off cam yung mic kung wala namang problema. Okay na. Ayan, siguro mga boss. So last update na tayo. Dito sana pala wala akong nahanap na pangpalit na katulad nung dati. Naubusan na ako. Kaya yan na lang yung nilagay ko. Sana magustuhan ng mayari. Dito pala sa ano, naglagay tayo dito ng 100 ohms. Yung dati niyan, ayan o. 47 ohms. At saka yung dulo, yung resistor na yun na 220k na ngayon, ang dati niyan ay 68k.
Ang problema niya kasi mga boss, nung ano, napansin ko na pag pinindot mo yung power, sumasabay agad yung relay, kaya nagkakaroon ng kalabog sa speaker. Kaya ginaya natin yung sa ano, yung sa Concert 502A, na kung anong piyesa nakalagay yun, nilagay natin at nagkaroon na ng delay. Pag power on ko, yan. Oh, saka pa lang ano yung ano. Okay na siya, may delay na siya ng konti, hindi na kumakalabog yung speaker. Testing natin. So okay na to mga boss. Hanggang dito lang yung video natin sa amplifier na to, at sana may nakuha kayong idea o kaalaman, o sana na enjoy kayo, nalibang kayo sa video natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.